Balot! Ang topic natin ay paano itong OIC? Paano ko ginagamit? Turo ko sa inyo ha. Paano ko ginagamit ang OIC? Itong kasing meron tayong matrix comparison. Si powerless at si powerful. O sinadya kong double L yan. Si powerless at si powerful. Ito, mga kulang to sa pansin. Sir, ano ba yan? ARD o ARD? Okay. Pag sinabing A, assistant. O, diliwanag. Assistant ka lang eh. Ikaw lang yung... Kumbaga sa bride, ikaw yung maid's bride. Tiga-taga. Yan ba yung nasa likuran nun na ginaganon? O, itong mga assistant revenue district officer, assistant regional director, mga powerless people yan. Kumbaga sa masakit itong sasabihin kong salita, mga walang kwentang tao. Mga walang kwentang tao sa BIR. Ito, mga powerful na tao. RDO, Revenue District Officer, at saka RD, Regional Director. Minsan ang tawag dito RRD, Revenue Regional Director. Ito ho yung batas. Oh. Mga tukmul tong mga assistant minsan eh. Nakakalimutan ho yung batas. Ito, dahil gusto agad nitong maging RDO, at ito naman, gusto agad maging RD, e pinipirma yung RDO at saka yung RD. Gustong-gusto ko yun pag nakakita ako nun. Why? Kasi alam nyo ho ba yung fruits of the poisonous tree? O IC, pinag-uusapan natin. Oh. Fruits of the poisonous tree. Sabi ng batas natin, ano ba ang fruits ng isang poisonous tree? E di, ang tawag ay poisonous fruits. Pag sinabi kasing poisonous, hindi pwedeng kainin. Ayan, hindi pwedeng itanim. Okay? So kung ang tanim mo ay poisonous tree, ang aanihin mo ay poisonous fruit. Under the law, sulat nyo ito o susulat ko na para sa inyo. RAW 3-2014. Yan pong RAW 3-2014. Ang pinagmulan ho niyan ay Section 7 in relation to Section 244 and 245. Ayan. Yan ho yung situation. Ito kasing si commissioner, yung CIR, ayan, CIR, hindi ho pwede yan i-delegate yung power niya basta-basta. So, dinedelegate ho yung power niya sa pamamagitan ho ng RAW 3-2014. So, sa RAW 3-14, si BIR commissioner, i-delegate niya yung power niya sa RDO at saka sa RD. Kaya hindi ho pwedeng mag-function ito, tong dalawang to, ng function ni CIR. Ang problema, gumagawa ho ito ng mga letters, response sa mga letter ko, minsan, o letter ng mga taxpayer. Nakikita ko yan eh. Nababastusan ako eh, mga bastos eh, di ba? Nakalimutan ho na ba ninyo? Ha? So kung ito ho ay pumirma ng letter of authority o oplan kandado, o ng tax mapping. Itong dalawang to, number 1 and number 2. Yan ho ay tinatawag na poisonous fruits. So kung poisonous fruits ho yung pagpirma nilang dalawa dun sa letter nyo. Okay? So ibig sabihin, yun hong pinirmahan nila ay void from the beginning. Wala hong bisa. Kumbaga, yung kasal ng mag-asawa na ginawa ng isang rabbit. Oh, edi walang bisa yon, hindi naman kasi pwedeng magkasal ng rabbit. O,
O, diba? Ganun din dito yun. So, kung gagawa ito ng letter at pipirmahan nila yung letter na yon, na sinasagot yung tanong mo na ang dapat na sumagot ay isang RDO o isang regional director, void na kagad yung sagot. Eh, paano yan, sir? May mga nagtatanong, ha? Ganito yung tanong. Ang galing ng tanong. Buburahin ko lang to. Yan. Let us bura-bura ito para magkaroon tayo ng susulatan, di ba? Minsan eh, sabing ganun, sir, eh papaano sir kung yung RDO, yung RD, dinelegate sa RDO? O yung RD, dinelegate sa ARD? O yan. O yung RD, dinelegate sa ARDO? Yung function niya ang dinelegate. At ito naman, eh nag-delegate din dito. Ito naman, ito kasi yung pinakamababa eh. Diba? Nag-delegate naman siya rito. Nag-delegate siya doon. Diba? Lagyan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede ba yon sir? Yon. Yung gandang tanong yon sir. Pwede ba na mag-delegate ito dito o dito? Hindi. Yung doctrine na delegatus non delegare, isa ho yung doctrine. Doctrine na ho ng batas natin yan. Ang sabi ho sa delegatus non delegare, pag dinelegate na sa'yo ni BIR Commissioner, for example, ang pag-i-issue ng ruling with president. Ah, kasi dito ho yun eh. Dito dinelegate yun eh. Hindi mo na pwedeng i-delegate dyan sa mga subordinates mo. Pwede kang kasuhan ng malfeasance. Ayun. Oh, first time nyo bang marinig yung word na malfeasance? Yes. Kasi binayolate mo yung batas. Ulitin ko, ano ibig sabihin na delegatus ng delegare? Pag dinelegate na sa'yo, hindi mo na pwedeng i-redelegate pa. Ayan. So, ang dami kong nakakancel na letter of authority, o plan candado, tax mapping, subpoena duces tecum, dahil lang sa mga maling ginagawa nitong mga taon to. Ayan. Pag pumirma sila, alam ko na kagad na mali. Why? Binayolate nila yung rule. Magsisimula yung rule sa section 7, ulitin ko lang, pupunta sa section 244, pumunta sa section 245, and then pumunta siya sa RAW 3-2014. Kanyan ho ako mag-present ng batas. Kaya itong mga taon to, natatalo natin. Okay? So yung gusto ho maging tax specialista, welcome po kayo. Ha? Kung gusto nyo na hong mag-practice, kikita ho kayo ng 1,120, okay? May requirements lang ho ako at yung susunod kong video tungkol ho sa tax specialista. Kahit hindi ho kayo CPA, i-discuss ko yan. Ang i-discuss ko ay para ho sa CPA, ano requirements, at para ho sa non-CPA, yung hindi po masasabord at hindi rin kumuha ng accounting. I-discuss ko sa inyo later on. Okay? Sana natutuho kayo dito at bilang kabayaran naman sa ginagawa nating pagmumulat ng mga mata ng taxpayer at mga mata ng consultants, lawyers, at accountants, bookkeepers, pwede bang mag-request? Isang request lang. Pakikopya po ninyo yung link nito sa YouTube at pagkatapos, i-share ninyo through email sa lahat ng inyong kakilala. Oh, hanggang sa muli ah, magkita-kita tayo at panoorin nyo yung nakakabit na video rito. May pagkakataon ka na. Ask for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta.
sa tax mapping apps, nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado. Bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, doon po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ng kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ng kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ng kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang ho siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman ho ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita,
pagtotorture ng utak, maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po. Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng pigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR Priority Program ng 2018, ha? BIR Priority Program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So, para maiwasan ho natin, ha? Kasi, iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo. Of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo matax map. Of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping, which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo.
At yung BIR penalty, okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin, okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibilang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners, para tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver, kayo yung nagdadala ng pasahero, kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito.